tukos na ilalabas dahil sa gentle massage ng Healing Galing Oil sa affected area na laging susundan ng pag-inom na mainit-init na herbal cleansing tea. At kung halimbawa may pamumula o lalo ngayon bago tayo mag-start ng gamutan the Healing Galing Way, Alma, kung mapansin mo mapula-pula yung bukol at pag hinawakan mo, mas mainit siya kung ikukumpara sa temperature ng ibang bahagi ng katawan mo. Kung mas mainit siya, sabayan mo ng pag-inom ng herbal serpentine na tablet. Pag umiinit kasi ang bukol at namumula, parang prone sa mas malubha pang ano. Huwag naman natin sabihin magiging cancer nga, pero maaring lumubha siya. Kaya pinapalitan natin ang diet para mapahupa yung init na yon dun sa affected area. And eventually, makikita mo at mararamdaman mo, hindi nasing init hanggang sa mauubos na mauubos yung bukol habang may ma-expel ka, pwedeng habang nagtutoothbrush ka o bigla ka na lang uubuhin na may ilalabas ka. No? Kailangan na ilalabas kasi yung problema. Okay, Alma? Tiyagaan mo lang. At kung may pananakit kang nararamdaman pagkirot sa affected area, herbal vitamins B1, B6, B12 ang mag-aalis niyan, no? Sa tulong ng pagre-repair dun sa mga ugat ng affected area, dulot ng regular na pag-inom ng herbal vitamins B1, B6, B12. Basta sa pag-inom natin ng B vitamins, minimum ng 6 tablets after meals 3 times a day, or kung mas malubha ang kondisyon ay yung 100 milligrams or 10 tablets after meals 3 times a day. Okay, Alma, maraming salamat sa iyong katanungan. Sana ay makatulong ang aking payo. At kumusta po sa ating mga kapatid dyan sa Muñoz Nueva Ecija? Maraming pong salamat sa inyong pagtutok sa Healing Galing. At magpapatuloy po ang inyong nagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV Year 4. Yung anak ko, nagreklamo po siya na masakit yung balikawang niya, yung itlog niya. So, binigyan po siya ng referral ng doktor na through operation na po yung itlog. Result po ng biopsy is yung cancerous na po yung ano niya, yung cancer na. Ang pagmamahal ng ina sa kanyang anak ay higit sa anumang sakit. Tunghaya ng kwento ng paggaling ng isang batang may rare condition. Susunod na sa Healing Galing sa TV Year 4. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng EC27 Guava Plus at iba pang Healing Galing organic soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan. Nandito na po at kasama ko, hindi yung gumaling, kundi ang magaling na nanay na nag-alaga sa kanyang anak. Happy Healing Morning, Riza! Happy Healing Morning din, Dr. E. At ito pong si Riza ay siyempre katulad ng ibang mga nanay na kapag may nalamang nangyari sa anak, no, hindi na po niya nakuhang tapusin ang kontrata sa Hong Kong at nagmamadaling umuwi ng Pilipinas. Ano yung takot mo na nauna mo naramdaman nung sinabihan kang for operation, di ba? Ang iyong kaisa-isang anak na si Raiji. Ang tumawag si nanay mo? Opo. Oo. Tinawagan po ako ng nanay ko na yung anak ko, nagreklamo po siya na masakit yung balikawang niya, yung itlog niya. Ang tawag sa Iloilo, balikawang. Balikawang. Oh, okay. Tapos po nagpunta po sila ng ano ng hospital, ng doktor. Sa tapos doktor, binigyan po siya ng referral ng doktor na through operation na po yung ano niya, yung itlog niyang may problema na mamaga. Yun nga po ang condition ay yolk sac tumor. Alam niyo po yung egg yolk, di ba? Yung nakikita natin na pula sa itlog, no? Parang ganun po yung yolk na pinag-uusapan namin ni Riza. Yung sac doon sa loob. Ito pala'y condition na inborn, pero hindi alam ni Riza noon. Wala rin nakakaalam sa kanilang pamilya. Until such time na nagrereklamo na po ang bata, paano ba ang daing ni ano ni Reggie? Masakit po siya. Yung pinaka-scrotum. Masakit po. Tapos, nung itinawag sa'yo, ay malubha na eh, habang nasa Hong Kong ka. Opo. So, anong una mong naramdaman? Malungkot po na inisip ko yung anak ko na malayo sa akin na nakasakit po siya.
Tapos siyempre nagtatrabaho ka doon, may kontrata ka sa amo mo. Opo. Buti pinayagan ka makabalik dito sa Pilipinas. Opo, mabait naman po sa mga amo ko. Nagsabi ako sa amo ko na ganito yung anak ko, may sakit po siya. Sila rin nalungkot na ganun rin yung sitwasyon na anak ko. Mga 1 month pa siguro po, tapos umuwi na ako, pinayagan nila ako na... Kahit hindi mo natapos ang kontrata. Opo. Okay. So pagdating dito, kasama ka na ng anak mo na inoperahan na siya. Opo. Okay. So pagkatapos ng operation, tinanggal na nga yung tumor, no? Na nag-cause ng discomfort sa kanya at umabot po mga kapatid na stage 4 ang condition ng bata. Yung pala ay sintomas na yung madalas na paglagnat-lagnat ni Reggie. Opo. Na hindi naman dumadain yung bata, mabait naman, no? Opo. Tiniis niya nang tiniis palagay ko yung discomfort kaya umabot ng stage 4. Opo. So after ng operation, anong sunod na nangyari? After operation po, binayopsi po yung kinuhang itlog. Result po ng biopsy is yung cancerous na po yung ano niya, yung cancer, cancer na. Stage 4 na ba agad-agad? Yung unang test po, 1 pa lang po siya kasi yung test po walang contrast yung CT scan. Yung second test po, may CT scan na po siya para clear na po yung makita yung lahat na ano, katawan. Nakita po doon, stage 4 na po yung... Sumunod na check, stage 4 na kaagad. Opo. At tinatawag na yolk sac tumor stage 4. Opo. No? Ano lang sunod na nangyari? Kinimo na siya. Opo, kinimo po siya. Uh-huh. Natapos namin po yung ano yung 6 cycle na chemo niya. Dahil yung una, ang recommendation ay 6 cycles. Opo. After nung operation. Opo. Alright. Kung nag-request po yung doktor namin na i-CT scan ulit siya, yung result ng CT scan, mayroon pa rin po siya na cancer, hindi po naubos at nakuha yung... Marami pang cancer cells na nandoon. Opo. So, anong sunod na recommendation ni Doc? Sabi ng doktor, another 4 cycle ulit, anak ko. Sabi ko, wag na. Kasi kasi po, konti na lang pong pera. At yung request na another 4 cycles ng chemotherapy, hindi na kinaya ng budget. Opo. Kaya ba napunta kayo sa Healing Galing? Opo. Pero, paano mo nakilala ang Healing Galing? Sino nagturo sa'yo? Yung unang-unang nalaman mo ang Healing Yung Galing? Yung nalaman ko po yung Healing Galing doon sa tito ko, doon sa tinutuloyan kami. Sa Iloilo? Sa Iloilo rin po siya. Batiin mo nga ang tito mo. Ang pangalan? Hi, Uncle Rose Ward. Uncle, Arina Kaldi, thank you sa pag-enforce sa ako nga ang Healing Galing Mayong nga... gamot. Hindi naman nagkonsulta sa amin si Uncle mo. Hindi po. Pero nanonood sila ng Healing Galing. Opo. Kasi may nakita po siya dito na bata. Na napagaling sa Healing Galing. Hindi siya natanggap sa hospital pero sa Healing Galing, gumaling siya. Tapos may nakapag-chismis daw sa'yo habang pumipila ka sa PCSO dati. Opo. Pila ko dun sa... PCSO na hingi ng tolong sa PCSO. Tapos yung kasamahan ko doon, ano niya, asawa niya ata, yun, nag-healing galing din po siya. Ah. Healing food po yung pinakita niya sa akin doon. Tapos anong sabi sa'yo? Sabi niya, itry kung, ano, kung bumaba yung result ng laboratory ng anak mo, tuloy-tuloy mo. Ayun, i-check kung bababa. Bagamat natulungan ka rin ng PCSO. Opo, marami silang natutulungan. Pero kapos pa din. Opo. Kulang pa din. Kaya hindi mo na naituloy yung 4 na cycle pa sana ng chemotherapy ni Reggie. No? Opo. So, immediately, nagpunta na kayo sa Healing Galing Iloilo. Opo, sa Iloilo Outlet po. Okay, Ate G. Rivas Mendoza, yun po ang Ate Naturopathic Practitioner sa Iloilo. So, anong payo sa'yo ni Ate G? Healing oil po, i-massage po dun sa, tawag dito? Sa balakang? Balakang, okay. Dito sa likod at saka dito sa harap ng katawan. Okay, kasi nga po, kaya stage 4 na ang kondisyon ng anak ni Riza, nagmetastasize po, kumalat at inabot hanggang baga, no? Opo. Nagkaroon ng bukol sa baga ang kanyang anak mula doon sa yolk sac tumor na nagsimula po doon sa testicle. Parang similar sa testicular cancer, eh, no? Itong stage 4 yolk sac tumor ng anak po ni Riza. Ang turo po ng ating naturopathic practitioner sa Iloilo na si Ate G. Rivas Mendoza ay tiyagaan ng paghaplos ng Healing Galing oil with warm compression, di ba? Sa dibdib, sa likod, sa balakang, dito, sa testicle, sa puson, hanggang dun sa genitalia, no? Dun mismo sa scrotum ng ating si Reggie. Nung hinihilutan mo, initial na hilot-hilot mo kay Reggie, nasasaktan? May nakakapa po ako na parang
Bilog-bilog. Bilog-bilog na nakapa mo. Opo, banda dito sa may... Ah, sa likod. Opo. Ito naman yung mga buko.